to Cavite City with my asawa and Uni. And Uni, there she is. Shout out sa ating mga kaibigan from Mazda Philippines. Ito, dinadrive ng asawa ko ang kanilang CX-9. And we are very grateful because of our new friends. Mas marami tayong maaabot na mga kapamilya to tell your story. Thank you, shout out to Mr. Steven Tan, Juancho, and Ira. Thank you, we're enjoying your car. At tayo nga ay pupunta ng Cavite City. Papasyal namin kayo. Ay, hindi pala kami ang magpapasyal sa inyo. Si Konsehal, NASH AGUAS, our kapamilya. Ano nga ba ang plano ni NASH sa Cavite City? At saan nga ba niya tayo ipapasyal? Balita ko, papakainin niya rin bang tayo ng mga delicacy. Malamang ikaw alam mo na yung dadano, syempre. Pero, sana hindi. Malamang alam na niya, pero kunwari hindi pa niya alam para makakain ng marami. Okay, here we go! Tara! Come with me, put your hands together. Tara, let's be happy. Hello po, good morning po. Thank you po, thank you. Ang gwapo. Ang gwapo, ang gwapo ni Nash. No. Konsi. Nawala bigla yung mami ko nandiyan kanina eh. Mahihayin kasi yun eh. Biglang nagtago na. Masok na. Daddy mo? This is Sir Marbs po. Hi po. Staff namin sa tourism. Hello po, kamusta? Si Madam Alfie po, ang ating president ng LGBT. Hello, oi, waffle. Nice, nice one. Ito si Konsehal, NASH AGUAS. Pasensya lang sa bahay namin ha. Ay, hindi ba ito bahay mo, NASH? Hindi, sa lola ko po. Kay lola ito. Nakikitara lang ako ever since talaga. Nung si daddy nag-America, kasi yung lola, sabi sa amin, dito na kami tumira. Kasi si mami ko lang, tsaka ako. So yun, ever since kami tatlo at tsaka kapatid ko. Oo, dito kayo. Yay! At mula ka sa yung bahay mo? Ano ba? Ngayon magkakaroon na kasi nag-iipon-ipon na dahil para pag-start ng family. So, yun. Magpapakasal ka na ba? Hindi pa sure. OMG! Hindi pa sure. Pero kasi... Revealed! Uy, dahil kailangan natin ipakita yung bahay mo. Exclusive pala yun. Oo, di may exclusive! Hindi pa ano, hindi pa... Kumbaga, hindi naman necessarily nakaplano anytime soon. Pero kasi ako mahilig ako na magplano na for the future. Hmm. So, regardless kung magpapakasal man ako, hindi ko alam paano sabihin. Pero like, parang gusto ko lang na... Ayoko naman na magpapakasal ako na hindi ako handa. Like, magkaka-family ako nang hindi ako financially stable, so... Sino ba ang current o sabi ko magsabi? Si Mika po. Si Mika de la Cruz. Pero hindi naman, hindi pa naman. Baka mamaya ma-headline na ikakasal lang. Pero ready ka na kung sakaling ikakasal ka? Well, hindi naman po nakipag-date. Para lang makipag-date for the sake of dating. So, ever since... Kumbaga, nagbata pa lang, kumbaga, ang gusto ko na yung hahanapin ko kung sino yung makakasama ko habang buhay. So, every time na may relationship ako, yun yung trato ko. Mm-hmm. Diba, parang matanda. Sorry nga, kasi nakita kita, bulilit ka pa eh. Going bulilit nga, diba? Yun nga, actually, lagi sinasabi sa akin, dahil sobrang parang nagmarka yung... Tumata. Yung role ko na, yung show na Goin Bulilit. So, every time makikita nila ako, akala nila ako pa rin nasa Goin Bulilit. Hindi na pala. Hindi na pala. Lola po ni Nash. Ayan, ni Konsi. Yan, aking lola. Napakagandang lola. Mm. Na mahiyain. Ito daw ay bahay ni Lola. Ang campaign manager ni Konsi. Si Mama. Abala. Si Mamang po, siya ang laging napupunta sa palengke, ganyan. Siya ang nagkakampay dyan sa palengke sa akin. Ano ba sa palengke? Pag ako namamalengke, may dala-dala na ako mga ano. Yung mga amiga niya. Kayo ba ang nagsabi kay Konsehal Nash na
mag-audition. Hindi, mag-audition ay, muna. Ikaw ba? Bata siya? Oo, noon. Ayun, may pakana nun? Nag-pinush ko kasi silang dalawang magnanay. Nanonood yung F4. Eh, ito gustong-gusto ano yun. Ano po? Na hindi ko naman akalain na siya ang maging grand questor. Kasi nga, yung mana sa akin, katikatero, madaldal. So, siguro na natutuwa yung mga tao pag nanonood sa kanya. Ayun. Ito yung dating bahay namin. Uh-huh. Separate po kasi ito yung house number one. Uh-huh. Which is dati, house ng mommy pa ng lola ko. Ito, dito kami nakatira ni lola and ni mommy. Kaming tatlo nandyan. Ngayon, pinaparenta ni mama kasi kay mama po yan. And then, ito po yung bahay namin. Tensya na po at maganda. Baka magulo. Siyempre, Nash, para inisip ko kanina, pwede may pasok ko sa pati. Sige lang, gulo po. Huwag na po tanggalin. Inisip ko, dahil showbiz, normally, akala ko ikaw yung nag... pundar nito. Hindi ba ganon? Alin po? Hindi ikaw nagpundar nito? Hindi po. Ano kasi po, na? Si mommy and si mamang. Kasi si pares ko, sila din po hindi magarbo. Sa gamit, sa cellphone, sa kotse. So lahat po ng mga naiipon nila sa business. Ito, unti-unti nilang nire-renovate yung bahay. Ako, actually, napundar ko puro lupa lang. Walang pong bahay. Ayaw nga pala. Puro apartment po eh. Pero hindi ko tinitiran. Meron naman actually pwedeng tiran. Pero pinipili ko pa din na kay mamang. Ayaw ko mahiwalay kay mamang. Eh baka dito kayo tumira ni Mika pag balang araw. Hindi na po. Siyempre, pag kailangan ready. Meron ng bahay bago man lang magpakasal. Para kung saan kami meron na. Natutuwa ako na mas nakikilala natin siya, hindi maluho, nakatira pa siya kay Lola, pero invest siya ng invest. You're learning something here kasi madalas nakikita nyo kapag artista, pinapakita yung bag grade, paramihan ng bag collection, paramihan ng kotse, pero ikaw... Paramihan ng lupa. Nung Christmas. Oh. Kasi meron ako dati, sabi niya, hindi na maganda yan. Nagulat na lang po. Surprise ako si dalawa ni Mika. Oh. Mika na naman si Lola. Nakakalata. Regalo daw ni Mika at Nash. Yung mga properties na sinasabi ni Nash, pinaghirapan, pinag-ipunan, kaya pwede mo rin naman pakita kung saan napunta, di ba? Yes yan po. Yan naman yung point doon. Hindi and, sa pagyayabang, kundi what savings and knowing how to invest can do. At saka siguro sobrang laki factor ni mommy and ni mamang din, yung parents ko din, na kumbaga, hindi ako makakapag-ipon kung hindi ako nasa poder din nila or wala silang suporta sa akin. So I'm very thankful din sa kanila dahil hindi nila ako pinabayaan. Kumbaga, hindi ko ma-achieve yung mga na-achieve ko kundi dahil din sa kanya. So. Bawal iyak. Ay, ito na yung bahay ni Nash at ni Mika. Hindi, investment lang. Ang ganda nito. Huwag mo puputulin ito. Napaka-masasagasana ko. Ganda, type to type. Bonganvilla. I love it. Ganda. Ay, ang ganda. Pati yung kulay. Si Mika po lahat yan. Wala akong contribution dyan sa design dahil dyan ako mahina. Si Mika to. Si Mika lahat nag-design, nag-idea, nag-conceptualize. Good job, girl. Kailan ko makikilala si Mika? Ako, nasa Malabon. Ito po, parang ang niya is... Ay, type na type ko to. Parang yung sa Greece? Ang tawag niya? Ano ba yung Santorini. Yeah. Santorini. Parang ganun ang peg. Ay, type ko yung maliit na bahay, promise. Si Mika daw ito. Si Mika lahat. So, bakit si Mika ang nagde-decide dito? Kasi first naman siya yung boss. And second, yun po siguro yung kung may weakness ako, yun yung weakness ko. Yung arts. Aesthetics, oo. Yung mga aesthetics, design. So, wala akong dyan. Hindi ako gaanong magaling. So, bahay niya na ba ito ni Mika? Hindi po. Investment business. Investment ninyo ni Mika? Yes, investment lang. May investment na sila together. Sarap naman ng mga batang ito. So ano to? Ilang apartments to? Quality? Actually, tatlo po ito. Isang lot, tas tatlo yung apartments. Meron po pong dalawa sa likod.
23 years old. Parang bakit ganyan sila? Bata pa lang, parang mas matanda na than the most of us. Ang reason ko dun para, siyempre, pag maaga ka nagtrabaho, maaga ka matatapos, maaga ka makapag-enjoy. Eh, paano ka mag-enjoy? Pumasok ka sa politika? Ay, hindi. Ano na po yun? Para sa akin, fulfillment yun eh. So, yun yung enjoy ko eh kapag binagagawa ko for the city. Hindi siya trabaho eh. I see. Okay, so at least ngayon, pwede nang for other people. Yes, yes. Okay, okay. Madededicate ko na yung time ko sa iba, hindi lang sa sarili. Excited ako maging family man si Konsi. Someday. 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 Naku, ako mag-exclusive interview ata dito. Ganda! Super! Sa pag-aaral, ikaw ba ay nakapag-aral ng formal school? Parang may two phases yung buhay ko. Yung child star and then yung teen star, parang ganun. So, nung child star, napapagsabay ko pa siya kasi hindi naman ganun ka-busy. And then, ang Goin Bulilit every Saturday. So, technically po, hindi talaga na-apekto yung pag-aaral ko. Although, nung pagdating ng, nung naging, ano na, teens na, mas dumami yung projects. So, dun ako nag-stop parang second year high school. And then, nag-ALS ako. Kasi parang na-late ako ng 1 year. Okay. Tapos, nag-college ako. Which is, ang tinikap ko is AB Film. Hmm. 3 years na, in the 3rd year na ako, na-realize ko na parang ayoko nang, kumbaga, pag-aralan pa din yung ginagawa ko na my whole life. Parang sabi ko, gusto ko mag-explore. Sabi ko, ayoko makulong doon sa, yun lang yung field na alam ko. Punta na kami ngayon sa, papakainin na ako ni Nash. Konsi. Ay, papakilala ko pa lang po si Ma'am Remy. Ordonez, ang napakagaling na tourism consultant. Hindi natin malilibot ang buong Cavite City, kaya ang pagkain ng Cavite City. Sikat na to, promise. Nakailang feature na tong Cafe Antics, promise. Pasok po. Ito ang Cafe Antics. Ito yung mga pagkain, mga delicacy from Cavite City. Yes. Ngayon, isang Chabacano ang mag-i-intro sa atin. Ano ang mga pwede nating kainin dito? Buenas. Buenas. So, ito po ang talagang kilalang-kilala din dito sa Cavite City, ang Pancit Pusit. Galing po ito sa hot dish restaurant. Pancit siya na squid ink yung gamit niya bilang sauce. Ito, kasilyo. Ito po yung nakita niyo kanina. Ito galing din dun sa bakery ng family, bakery ng side ng daddy ko, Panantigua, ang pangalan. So, ito yung itsura niya sa loob. Napakasarap nito. Ako, kesong puti. Yan. Garantisado kung masarap ito. Promise. Well, ito po, pandesal. Ooh. Ito naman po is pandesalakot. This one, panderasyon. Pandi bowling. Pandi limon. Yun. Before ito, maliliit. Samala ito. Samala po. Siyempre, rice cakes. Samala rice cakes. Sapin-sapin, biko. Oo. And then ito, ang Robinson's, ano po namin, Robinson's tamales. Yan yung actually Mexican food po. Sa, ito yung mga naiwan sa ating parang delicacies or dishes na influensahan tayo from Mexico dahil dito po ang ano actually, ang yung Manila, Acapulco galing trade. So, yung trade, dito nangyayari sa amin, sa Cavite City. Eh, dapat magkaroon dito ng cruise. Dito ang ending, ano? Pag magpa-cruise, nga, eh. No? Yan nga po, eh. Oo, malay natin, di ba? Yes. After nito, yung ngipin natin sobrang black. Oo. Yun yung gusto ko. Sabi ko, kung ako makikipag-blind date, gusto ko dito. Kasi nakakatawa. Gusto mong makita kung paano niya sasabihin madumi yung ngipin. Sarap ng probinsya. Very homey yung city, no? Oo. Kaya nga po ako, eh, kahit anong gawin ko, parang hindi niyo po makukumbinsing tumira sa QC or sa Manila. Kasi dito ako lumaki, parang iba yung attachment dun sa city. Naisip mo bang mananalo ka? Before ako tumakbo, alam ko pong malaking chance yung mananalo ko. Like, hindi sa pagmamayabang, pero nagbabase lang sa facts. Dahil nga, syempre, artista, popular. And at the same time, gusto ko i-sure din yung sarili ko na dahil ganun yung sitwasyon ko, i-make sure ko kung ano ba talaga yung purpose ko, na kung bakit ko ginagawa to, ano talagang para sa Cavite City ba, or kasi may iba akong gusto, or for my own sake. Pero sinigurado ko na kung tatakbo ko, ginagawa ko to, hindi para sa sarili ko, kumbaga para sa city. Ang dami rin nagsabi sa akin, kung gusto mo makatulong, ba't di ka na mag-charity? Pero ako yung tipo ng taong, pag may problema, gusto ko solusyonan yung root cause ng problema. Hindi mo lang sila bibigyan ng, like, for example, ng money para lang to survive, 1 week, 2 weeks.
gusto kong masolusyonan, mabigyan sila ng hanap buhay para hindi mag-end talaga. Masolusyonan mo talaga ng totoo yung problema, hindi lang yung parang band-aid solution lang. So, yun yung... Nung ano po, yung to answer your question po, yes, alam kong mananalo po ako. Pero I had to make sure na, kumbaga, clear yung intentions ko bago ako tumakbo. Iboto! Ay, nanalo na pala. Good luck! Good Thank luck. You po. Technically, kasama sa trabaho ko, paggagawa ng yes. Class. Yes! And sobrang proud nga ako kasi naka-file na ako ng ano, resolution at saka inamin ko yung tourism code namin. So, and syempre may guidance ng lawyer, ng lawyer ko. Pero, sabi ko kasi gusto ko ako talaga. And sabi nga ng mga sanggunian staff, sabi, sana all ganyan lahat. Sana all daw. So, ano yung amendment? Kasi nabanggit mo na, so, mahilig ka sa batas, may amendment ka na sa tourism. Ano pa? Ongoing po, ah. First of all, yung ano, gusto kong magkaroon ng parang local accreditation yung tourism office para sa local businesses dito. So, at least kapag merong accreditation ka from the LGU na pinopromote mo yung culture natin and nagbebenta ka or nagpo-produce ka ng local products, yun, magkakaroon ka ng tax incentives, libreng promotions, tapos pwedeng, meron po kasi kami doon sa parang plaza namin, every night may food fair doon. Kumbaga may libreng pwesto ka kasi nakakatulong ka doon to, to promote yung culture natin. So yun po yung ideas pa lang naman, ha? Pero yun po. Proud, bro! Yes! Yes, proud! Max! Balikan po sa City Hall. Ito po ang aming current City Hall. Ayan. So, ito po yung parang dati. Itong walkway na to, pier to, port siya. So, yung mga biyahe from na ferry from Rojas Boulevard, dito sila. Dumadaong. Ngayon wala nang dumadaong? Wala na po. Pinatigil po. Yung pinag-parking niyo po kanina, yan, hindi na po siya magiging parking area. Magiging parang ano na siya. Alam niyo po yung baywalk sa MOA. Parang ganun yung gusto naming gawin. Kung saan pwede yung mga local products ng Cavite City, meron sila mga designated stalls. So dyan yung sinasabi ko kanina mga pwesto na for free. Pwede sila magbenta as long as they're supporting the culture, di ba? And food of Cavite City. Yan ang Philippine Navy. Ayun po ang Sangli Point. Yes. Parang siyang sea eh. So this is the Philippine Navy. Currently we are here sa Kanyakau Bay and then Sangli Point, which is yon. Alam mo, I'm observing you, no? Obviously, baguhan, bagito, and willing to learn, I guess? Yes, of course. I mean, dun ka magsa-stop mag-grow kapag di ka na willing to learn. Ito pala yung office niyo. Tutor kasi Ate B sa ano, sa yung desk ko daw, gusto niya makita. Gusto ko makita yung pangalan niyang mahaba. Okay, tayo yung tanto. Siyempre. Si admin. Si Ate Rose po. Bernadette po. Hi po. Si Ate Rose po. Nagulat. Aray. Hi po. Hi po. Thank you ha. Maagod ka ba? Masasama ka sa vlog. Ate, ito yung banyo. Ate Veronica po. Yan mga sanggunian na officers natin dito. Hello po. Clerk. Hi, mga Konsi. Si Konsi Mark Serrano po. Kumusta po? Hello, hello. Ay, sige po. Hindi, hindi. Ito lang yung para, pero dito yung desk ko eh. Pero, yun yung ano, name. Di na nagkasya, wala na yung nash, sobrang haba. Ain, paano mo? Ain po, parang rain, pero Ain. Kasi Ain yung daddy ko, pinilit nila. Ain, Zachary, tas may nash pa. May nash pa po. Yung pa yung nawala, yung nash. Yung nash. Anong feeling? Ito, anong feeling niya? City Councilor. To be honest po, ang daming tatanong sa akin yan. Pero hindi siya, I mean, nakakatuwa kasi nagsisimbolo siya na parang pinagkatiwalaan ko constituents mo. Diba? Pero hindi siya yung sense of accomplishment kasi start pa lang eh. Kumbaga feeling ko matutuwa ako, talaga yung magkakaroon ng sense of accomplishment pag may na-accomplish na ako. So, parang ano lang yan, nandiyan to remind me na kailangan ko pagbutihan kasi maraming tao nagtiwala. At the age of 23, sabi niya,
nagawa ko na, nakapag-ipon na ako. Ngayon gusto ko naman yung something na maaalala ko ng tao. Kasi kami ayaw namin chito ako. Ayaw namin talaga kasi wala naman sa pamilya namin na mag-ano eh. Ngayon, napabalitaan namin na magulo ang politics. Kaya nung nagsabi siya, talaga against kami. Daddy niya, mami niya, against kami. Ngayon, nung eto na, bigla, kung sinabi, umuo na ako kay Neo. Kineo-tember, sabi niya, okay na ako kasi nakita daw niya kung paano naman ang mga gagawin ni Denver sa Cavite City, which is, yun ang gusto niyang mangyari. Re-inline kami nung kapartido ko may... Hindi ka ba natatakot na baka masama sa mga stereotype na popular, pero hindi natin alam kung totoong nagsaservisyo? Mahilig ako. Hindi not to brag or something, pero kasi nga, dahil artista, ang akin, ayoko i-take advantage yung pagiging artista ko. Inano ko muna yung sarili, in-evaluate ko muna yung sarili ko kung kaya ko ba? Talaga bang, oo, gusto ko makatulong, pero ang tanong is, kaya ko ba? Ano bang maitutulong ko? Nagdasal ko talaga siya ng super. Numingi kasi ako ng sign eh. So siguro isa sa mga sign is, yung mga constituents ko nung nag-iikot-ikot ako dito, they're waiting for a change na din talaga. And then, lahat sila ng mga constituents, although yung family ko is against it, pero lahat ng mga constituents ko dito sa Cavite City, they're supporting me. Kasi pinipresent ko sila, sa kanila yung idea ko eh. So sabi nila, ano, tumakbo ka kasi kakayanin mo yun, kakayanin mo yun. So yun po, yun yung siguro sign. Ma'am Remy, proud na proud. Si Mommy Remy proud slash... Proud of. 100% up. Oh, ayo si Franz. Naiyak ako. Forever, 5 years old kasama mo na. Yes. Oo, baka ikaw pa ring bearer. Yung may sinasabi ka sa sign. Yes. Yung ilang years ka na sa showbiz, how did you know na it was time to move on to other things? Si Mami po, kasi ever since sinina-explain ko na napansin niyo po na yung parang mabilis ako maka-adapt and mabilis ako matuto sa mga bagay-bagay. Yun din yung nararamdaman ko na feeling ko nasasayang kasi all these years wala akong ibang ginawa kundi umiyak at umarte sa TV. Pero parang feeling ko hindi ko nabibigyan ng pagtutunan ng pansin yung ibang aspeto or ibang skills ko. Kailangan kong i-exhaust lahat ng opportunities ko muna sa showbiz as long as kasi hindi naman lagi. In ka or sikat ka sa showbiz. So as long as may project ka, i-take mo. After that, especially yung nagsalar ng ABS, parang yun yung naging sign na binigay sa akin ni Lord na pinagdadasal ko. Na parang yun na yung sinabi niya na, oh, tama na. Ano ka na, mag-focus ka na sa ibang bahay, sa ibang bagay. Kumbaga nakapag-pundar ka na, nagawa, na-serve na nung showbiz yung purpose niya, which is to help you and your family na maging financially stable. And sa maging financially stable ako to have my own family. Kailangan ko na mag-focus or magkaroon ng greater purpose in life at hindi lang habang buhay maging artista. So, yun yung nagbigay sa akin ng push. Napaisip tuloy ako, anong susunod na kabanata sa buhay ko? At speaking of science, perfect na perfect. Tayo ngayon sa simbahan. Yes. Ito na ang San Roque Church. Dito naka-house po or nakatago ang ating mural ng Nuestra Señora de Portavaca. So, yung mural po na yun is na-awardan ng certificate ng from the Pope, no, sa Vatican. Official siya at legitimate siya. So, sobrang laking big deal po talaga yun kung iisipin nyo, lalo na sa mga Roman Catholics. So, ayun po, makikita natin sa loob nandun siya. Hello po! Hi po! Bibisita lang po kami! Hi po! Uy, wow, ang ganda dito! Yes. Thanks for taking me here! Uy, ang galing! Question. Only boy, nakilala mo na ba yung girl for him or napili mo na ba yung babae para sa kanya? Ako talaga, napili ko talaga. Nauna pa akong pumili sa kanya. Nakita ko yung bata at yun si Mika de la Cruz. Na nakita ko talaga na gusto ko tong bata to dahil nakita ko yung ugali niya. Kaya nung sinabi niya, liligaw, sige, go! Tapos yung
birthday ba? Ito para sa kanya, bigyan mo ng sinsin. So, binigyan ko na sing, hindi naman malaking bato, pero yun kasi unang andika ko. Ngayon, ano? Lalagyan na ako. Bigay mo na, sige mo na. Kaya yun, gusto ko siya talaga. At saka yung family niya, mabait si mami, mabait. Napakabait niya. You found the one. Yes. Alagay mo, when is the right time? Ikaw muna, Lola. Para right sa time, akin. Para magpakasal ang inyong apo. 25. 2 years lang. 25, okay na. So, ikaw, kailan ka mag-aasawa? Ano po? Mas malapit. Then. Mag-aasawa? Siyempre, depende po. Doon, kung kailan ready, see me ka. Pero yun, nako, magagalit yun sa akin, baka na-on-dispatch na. Pero ako naman po, yun nga, ready naman kasi na ako anytime nga. Actually, siya lang naman hinihintay po. So, kasi ever since naman, nag-ready ako para kapag na-meet ko yung the one is prepared ako. So, yun po. Depende sa kanya. Siya na lang ang tanongin nyo. Ano? Exclusive! Exclusive! Aguas! Patay! Magagalit si Mika sa akin! Pag-aasawa na! Pag-ready na! Anong dream mo, Nash? For Cavite City? Dream? Hindi ako naniniwala sa dreams eh. Kasi ako more on plans. Kung given na lahat na resources, meron ako. Parang ganun. Mm-hmm. Tapos kung ano yung talagang gagawin ko. Ang gusto kong mangyari is mabigyan ng trabaho lahat ng Caviteños dito sa loob ng Cavite City. Like yun yung number one parang dream nga, or plan. Kasi ang nangyayari, sa baba ng sweldo, yung mga Caviteño dito sa Cavite City, lalabas pa ng ibang lugar, pamasahe. So wala na po natitira sa kanila. So ending, hindi sila nakakapag-ipon, hindi walang pag-unlad dun sa current situation nila. So siguro yun, makapag-provide ng trabaho. Yun yung talagang gusto kong mangyari. And through tourism, yun yung sinusubukan namin gawin po. 3 years? Enough kaya yun? Hindi enough. Pero, ano eh, ang point is, kung isipin mong hindi enough, kailan ka mag-start. So, mas maganda na makapag-start ka na ngayon. Gawin mo na kung anong kaya mong gawin. So, kung palarin ka man, manalo ka man next year, or ano, at least, alam mo sa sarili mong ginawa mo na maayos. And nakapag-start ka na ihanda mo yung city for the next set of councilors na meron ka ng plano, meron ng plano. Sana lang huwag nila ipolitik at alam mo yun, sirain yung plano yun dahil lang kalaban or something. Sana ipagpatuloy nila. Itong biggest project mo, right? Yes. And this is your biggest project. Hindi ako makapaghintay na makabalik kayo dito once na na-implement na namin yung mga plans namin for Cavite City.